guys! So, welcome back sa aking YouTube channel and this is Sotik. So, for today's video ay share ko lang sa inyo yung mga na-experience ko, mga natutunan ko bago ako na-monetize. Yun nga, na-monetize ako nung August 6, 2020. Ayan. Then, ito yung mga ginawa ko sa mga talaga sa channel ko na bago ako na monetize. Ito yung mga natutunan ko bago ako na monetize ni YouTube. Okay guys, una ay yung title. Okay. So mahalaga yung title guys, pero kailangan iba-iba. So bawat upload mo guys, iba-iba. Okay. Lalo kapag nagla-live streaming ka, nagla-live streaming. Ang karamihan kasi guys na ginagawa nila kapag nagla-live streaming ay pare-parehas yung title. Okay lang yung thumbnail, pare-parehas, pero dapat yung title mo iba-iba. Kasi isa yan sa mga naging dahilan para yung channel mo ay ma-disapprove. Avoid YouTube violation. Ano ba yung mga YouTube violation? Okay. So yung YouTube violation guys ay meron tayong CPR. Okay. Meron tayong strike. Okay. So yung una, hindi ko alam yung mga CPR o strike na yan. So yung CPR guys ay copyright claims ng inyong mga in-upload. So paano ba nagkakaroon ng copyright claims ang inyong mga videos? Una guys, karamihan kasi mga copyright claims ay mga music. Okay. Or kadalasan ito nangyayari sa mga hindi nyo sariling videos. Kung mga gumamit kayo ng kanta ng mga sikat, di ba? So, copyright claim yan nila. Kukunin yan nila. Aangkinin nila yan. Kasi, hindi naman talaga yun sa'yo yung music na yun. So, iwasan guys na mag-upload ng mga copyright music. May mga non-copyright music. So, pumunta lang kayo sa YouTube. Yan, sa YT Studio, sa Chrome. At doon sa baba, makikita nyo guys, yung may mga, parang may symbol doon ng music. Diba? Yung parang notes. So, doon yung makikita yung mga free music. Mga free music ng YouTube na non-CPR, pwede mong gamitin sa lahat ng videos mo. So, mamimili ka doon. At ang, syempre, ang panghuli guys, ay huwag kang gagamit ng mga reused content. Ano ba yung mga reused content? Tatanungin nyo mga reused content. Ang reused content guys, kaya nga tinawag na reused, ibig sabihin nagamit na. For example, pumunta kayo sa Facebook. Kasi karamihan yan guys, pumupunta sa Facebook. Kasi sa Facebook, mabilis mag-trending, di ba? So, isa rin ako dyan sa mga biktima ng mga reused content. Kasi, pag pumupunta ako sa Facebook, syempre makikita mo yung mga videos nila nag-trending, di ba, nag-trending. So, maano ka talaga eh. Kumbaga, maakit ka rin na i-upload ko nga to sa YouTube ko kasi maraming mga views, di ba? So, iwasan nyo guys na mag-upload ng mga reused content kasi hindi yan sa atin. Sabihin nyo naman sa akin, bakit may kakilala ako na mga gumamit din ng mga reused content na monetize. Ito lang masasabi ko sa inyo. Yung kaibigan mo at ikaw, iisa lang din ba ang kapalaran? Kumbaga yung kaibigan mo, alam mo yung kaibigan mo gumamit ng reused content na monetize. Ikaw, gumamit ka rin syempre, sabi mo na monetize siya dahil sa mga gumamit din siya ng reused content. Pero ito ang sabihin ko sa iyo. Parehas lang ba yung nangyari ba sa kaibigan mo, mangyayari din kaya sa iyo?
Kasi yung mga sinasabi nila noon, noon pa yun eh. Noon pa nila sinasabi na ano, pwedeng reused content. Kasi katulad ngayon, 2020, naghigpit talaga si si YouTube na bawal talaga ang reused content. Unless talagang magaling ka mag-edit. Okay. Pero ako guys, nung nalaman ko, apat sa mga kaibigan ko ang na disapprove dahil sa reused content. Kasi umabot sila ng views nila, umabot ng 80,000, 50,000, diba? 100,000 yung views nila. Hindi sila na approve dahil doon. Kumbaga, nung pag-apply nila, okay, na naabot na nila yung requirements na 1K banana at saka 4K WH. Ang nangyari, syempre apply ka na. Pagka-apply, ayun, nakalagay doon, disapproved dahil reused content yung mga video. Hindi nila sinasabi doon guys sa email na kung alin doon yung mga reused content mo sa videos mo, sa channel mo. So, bahala ka kung ano yung didelete mo doon. Ikaw ang manghuhula kung ano yung reused content. So, mas maigi guys na huwag kayong gagamit ng mga reused content kasi apat na ng mga kaibigan ko ang na-disapprove. Pero kagandahan naman guys, dinilit nila yung ano, yung kanilang mga reused content, then nag-upload sila, ayan. Inactive ulit nila yung kanilang mga channel. And then ang good news guys is na-approve na sila ngayon. Kung mga monetized channel na sila ngayon. Ayan. So iwasan talaga ang maging reused content, gumamit ng reused content. At mas maganda guys, mag-upload kayo ng sariling sariling videos nyo. Kahit yung mga kaano yung mga ginagawa nyo, kung anong trip nyo na i-video, mas maganda yon. Okay. Kaya kung may mga reused content ka dyan sa mga sa channel mo, ayan, mas maigi, delete mo na yan ngayon na kasi mas masakit kapag hindi ka na-approve. At isa pa guys, hindi porket na monetize ka na ay magre-relax-relax ka na. Hindi porket na monetize ka na ay pababayaan mo na yung channel. Kapag monetize ka na, dapat mas agresibo ka sa channel mo. Okay? So, parang ganito lang yan. Parang ganito lang yung pag-apply kay YouTube. Okay, example, nag-a-apply ka ng trabaho. Yung kumpanya, si YouTube. Tapos yung vlogger, ikaw. Si, para maka-apply ka doon, makapasok sa kanyang kumpanya, syempre may requirements yan. Andiyan yung resume, syempre may medical yan. So, dalawa lang ng requirements ni YouTube, di ba? So, dalawa lang muna tayo. Una, resume, equivalent to banana. Madali lang, di ba? Pangalawa, yung medical. Sa medical, guys, medyo matagal. Katumbas yan ng WH, na 4,000, 4K WH. So, kapag na-meet mo na yung requirements na yun, syempre ipapasa mo yun sa kumpanya. Okay. Pag napasa yon, syempre review kung mga anong klaseng tao ka. Parang ganun yung YouTube eh. Kung mga parang nag-a-apply ka ng trabaho na syempre i-review ka, okay. Then, hindi ka naman kaagad, di ba pag nag-apply ka sa isang kumpanya, hindi ka kaagad, okay, tanggap ka na, di ba? Sasabihin sa'yo, okay, bumalik ka, tatawagin ka namin. Parang ganun din. Pag nag-apply ka sa YouTube, mag-aantay ka ng ilang araw. 2 to 3 days. Pero ako talaga guys, napakaswerte ko, less than 24 hours na na-approve na ako. So, sundin mo lang yung mga tips ko na sinabi kanina para mas okay yung channel mo. Ngayon, pag tinawagan ka na, saka ka lang makakapasok sa kumpanya. Ganon din kay YouTube. Kapag na-approve ka, saka ka lang niya, saka pa lang makakapasok sa kanyang kumpanya,
Then, doon pa lang mag-start yung kita mo. So, ganun din sa, ano, sa trabaho. Pag na-hire ka na, pag na-hire ka na, siyempre mag-umpisa ka ng trabaho. Okay. Sa pagtatrabaho, hindi ka lang pwedeng absent isang araw. Di ba? Absent ka ng ilang araw sa isang linggo. So, kailangan ganun din. Pagtrabahoan mo yung dapat ibibigay sa'yo. Yung sahod mo, hindi naman kaagad-agad paupo-upo ka lang dyan. Uupo ka lang dyan, no? Hindi ka lang pwede parang naka-relax-relax ka lang dyan na feeling mo busing ka at ganun-ganun, bibigyan ka na lang sahod ng employee mo. So, hindi yung ganun. Kapag pag na monetize ka na, kailangan mas agresibo ka pa. Kumbaga, masipagan mo pa yung mga ginagawa mo noon. Okay, para magkaroon ka ng sahod. Diba? At matuwa sa'yo si YouTube. Okay guys, so yun lang at maraming salamat sa mga nagtiwala sa akin, sa aking subscriber. Ayan, maraming salamat guys at see you on my next video. Bye-bye!